Isang sorpresa. Tarang! Tarang! Ang tunog ng alarm clock ay gumising kay Jenna. Medyo madilim-dilim pa at pipikit pa sana uli siya nang biglang may maalala. Unang araw ng pasukan! Ito na ang araw na pinakahihintay ko! Ang masayang bulong niya sa sarili. Pumikit at nagdasal muna si Jenna. Pagkatapos ay pumasok siya sa banyo para maligo. Isinara ni Jenna ang shower habang nagsasabon para hindi masayang ang tubig. Pagkaligoy, nagbihis na siya. Nakahain na mga anak! Masayang tawag ni Aling Nanette. Kailangang maaga kayo para di mahuli. Unang araw ng pasukan ngayon. Sabay na naupo sa mesa at kumain ang magkapatid na sina Jenna at Carlos. Pagkakain ay nagsipilyo na ang magkapatid. Maya-maya pa ay narinig na nga nila ang busina ng school bus. Put! 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 Nagtakbuhang palabas ang magkapatid. Bago sumakay, humalik muna sila sa ina. Pagkababa sa school bus ay agad hinanap ng magkapatid ang mga kaibigang hindi nila nakita sa buong bakasyon. Masayang kwentuhan at kamustahan ang sumunod. Natigil lang ito nang tumunog ang bell. Magsisimula na ang flag ceremony. Naging masaya ang kanilang klase. Hindi nila namalayang recess na pala. Pagpunta nila sa kantina ay nalaman nilang hindi na pala gumagamit ng styrofoam at plastic dito. May dalawang basurahang may nakalagay na nabubulok at di nabubulok. Inilagay ng mga bata sa tamang basurahan ang hawak nilang pambalot ng sandwich at paper cup na pinaglagyan ng juice. Kinahapunan pagka-uwi, pagod subalit masaya ang magkapatid. Nakangiting binuksan ni Aling Nanette ang gate. Kumusta ang araw ninyo mga anak? Ang bati niya sa mga bata. Masaya nay! Sagot nila. Sige, magmeryenda muna kayo. May sorpresa ako sa inyo. Nakangiting sabi ng ina. Kring! Kring! Mabilis na sinagot ni Carlos ang telepono. Hello, Tay! Kumusta po riyan sa Dubai? Tuwang-tuwang ibinalita nila sa ama ang mga nangyari sa unang araw ng pasukan nang biglang bumukas ang pinto ng silid at lumabas ang tatay nila hawak ang cellphone na ipinantawag sa kanila. Nagsigawan ang mga bata sa tuwa. Agad nilang sinalubong ang mapagbiro nilang tatay. Muntik na ngang mabitawan ni Carlos ang telepono. Ito ay tunay ngang isang sorpresa. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa isang sorpresa. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa ating kwento ngayon.